You know, yeah, welcome back mga kanegosyo ko. So, ito na po yung ating part 2 nung ating fishing and camping episode. So, kung hindi nyo pa po napapanood yung ating yung part 1 nito, ay balikan nyo, panoorin nyo po. At for sure, mag-enjoy po kayo. So, yeah, part 1 po, nakapili na tayo ng ating location. At dito tayo nakapili ng ating isa-set na tent. So, nandiyan na siya. Kompleto na siya. And, yan. Yung loob is na-set up ko na rin yung ating airbed. So, ito rin po yung ating lutuan. So, ayan. And, yan. Diyan ko po itinigil yung ating part 1. And naka-ready na rin po itong ating part 2. Sisimulan natin sa ating gagawing pananghalian ngayon. Time check po, it's 12:30 na, masyado lang late. Magluluto po tayo. Pero lika guys, samahin nyo ako mga kanegosyo at magluluto tayo. Ito o. You know, ay nako. Yung mga magagaling magluto, alam nyo na kaya, alam nyo na, sigurado, kung ano ang ating gagawing pananghalian ngayon. So, yan. Ito po yung kinataang sitaw kalabas. Lagyan po natin ng kaunting hipon. Yeah, start tayo ng ating pagluluto at aabutan tayo ng ulan. Tumaambun-ambun na naman. You know. So, ayan, kumukulo na yung ating gata. Lalagay po natin susunod yung ano. Lagyan natin itong bagoong. You know. Ayan, binisang bagoong. Pampalasa po. Ayun, ay nako mga kanegosyo, hindi na natin nakunan yung anong ilagay natin yung sitaw at kalabasa. Akala ko nakarecord siya, hindi pala. So ayan, wala naman tayong ibang ginawa nung hinango natin yung hipon. Ayan, pinagsabay-sabay na natin ilagay yung sitaw, yung kalabasa, tsaka yung sili. And then nilagyan ko na siya ng konting patis.
So, yan ito, mga negosyo. Tingin ko lang lumambot ng konti. Then, ibabalik natin yung hipon dito. Ito kasi yung naisip kong baunin ngayon. Isa po kasi ito sa paborito ko nung ako'y bata pa. Tikman natin ng konti. Yun oh. Sarap po. Yung anghang niya medyo kumakagat ah. Hindi pa nga durog yung sili. Kumakagat na. After nito mga kanegosyo, ano, wala pa pala tayong kanin. So, after nito, magsasaing muna tayo. Pero bago natin na itayin na matapos yung ating sinaing, kailangan magsimula na tayo mag-fishing. Baka layasan na tayo ng mga isda, ang tagal daw nating mag-fishing. So, yeah. Alamputin ko lang ng konti pa. Yun, mga kanegosyo. Ito ay malambot na siya. Pwede natin ilagay yung ating hipon. Yun. Ah. Ibalik natin yung ating hipon kanina. Ay, nako. Tikman nyo. Sarap. Yan. Konting-konti pa. Okay. So, pwede to, mga kanegosyo. Next muna natin na magsasaing muna tayo. Na-excite ako masyado. Inuna ko ulam, wala pa palang kanin. Saing muna. So yun, habang nagsasaing ako mga kanegosyo, tara, samahan nyo ako at magpipishing muna tayo. Ayun mga kanegosyo, ayun, nagsasaing na tayo doon. At habang inaantay nating maluto yung ating sinaing, is tayo muna ay mag-fishing. Ito, dala ko na ang aking fishing rod, mga kanegosyo. So, ito pong gamit kong pong ito, ang brand name po nito is Ugly Stick. So, yan, Ugly Stick po ito. And ito po ay is made on graphite. So, pwede na. Sana, makahuli tayo. Ayun, and then ayun, marami po mga talagang mga ano dito, mga gamit for fishing. So, ito, agad ko lang mga gamit ko. Since nag-start pa ako mag-fishing ba. So, ayun, ayan, mga chain ako, pag nakahuli, dito ilalagay, sana, makahuli. Ayun, and ayun, meron tayo dito syempre, yan, alam ng mga, ano yan, ng mga nangingisda dito sa Canada. Ayun, and then, syempre, meron tayo nito, parang ano, sarap. Sana, magamit natin ito mamaya. Ay, nako. Then, yun, meron tayong spring stand here, ito. So, dito natin itatayo mamaya, para hindi tayo nangangalay na nakatayo, nag-aantay sa huli. Dito natin na itatayo yung ating fishing rod. So, yeah. Yun, meron ako ditong meron ako ditong worm. So, ito ang gagamitin ko munang bait sa ngayon. Tara, tignan natin dun.
doon. So, nakatayo yung ating fishing rod doon. So, yan. Antay-antay natin at baka tayo'y makachapa. So, yan. Ako. Ayan, tingin natin. Alam niyo mga kanegosyo, buti na lang at bukas na rin yung ibang mga campsite dito sa Alberta. So, alam niyo mga kanegosyo, talagang nakalulungkot ang nangyaring epidemic sa buong mundo. Ay, ang daming nawalan ng trabaho. Eh, syempre, ay mga nagsarang naglalakihang mga negosyo. So, yeah. Napakadaming nalungkot. Eh, syempre, eh, yun. At meron ding iba na sabihin na nating medyo natuwa. Eh, kasi sabi nila, parang blessing in disguise daw eh. Kasi, ang nangyari, mga kanegosyo, nung iba, nung nawala ng trabaho, parang napilitang mag-isip ng pwedeng pagkakitaan. Ayun. Ay, nako. Tignan nyo. Tignan nyo sa mga social media. Yung mga kanegosyo ko. Ay, nako. Talagang halos puro mga pagkain yung mga ino-offer. Pero, ay, nako. Huwag natin silang mamaliitin na mga kanegosyo. Dahil talagang ako'y parang nai-inspire din ba sa kanila. At imagine niyo talagang hindi sila sumuko eh. Ayun, medyo mahangin talaga mga kanegosyo. So yun, maituloy ko lang po. Yun nga, yung katulad ng isang kakilala ko, ay nako, isa siya sa halos laman ng Facebook ko, ng Facebook page ko. Kasi po, yung kakilala kong ito is walang ginawa kundi i-post nag-i-post lahat ng mga pagkain na niluluto niya. Eh, yun, tinawagan ko siya isang araw. Kinamusta ko. Kinamusta ko yung business niya. Sagot niya sa akin, malakas daw. Napakalakas daw ng kanyang business so far. Natawa nga ako dahil sabi niya, baka daw i-part-time na lang daw niya. Yung full-time job niya at magpo-full-time daw siya sa online food selling. Sabi ko sa kanya, abay, ayos siya, sige, abay, benta pa mo. Syempre, nakakatawa mga kanegosyo yung mga ganyang tao, yung may mga pag-iisip na mga ganyan, ano po, yung talagang hindi sumusuko sa paghahanap ng pagkakakitaan. Yun o, oh, yan, sige. At silipin natin itong ating fishing rod at baka tayo'y may huli na mga kanegosyo. Wala, muli. Ay, ay, ay. Thank you.
Ayan, babalik. So, yan, nakita nyo kanina mga kanegosyo ha. Kahit papano, nakaisa tayo. Maliit lang. ano po yun? Yung nakuha kong yun is yun ay carp. And yun po, kung magpifishing kayo dito at carp ang mauhuli nyo, walang limit po yun. And wala ring sizes. Kasi ang rules po dito na kapag ka nakakuha kayo ng carp, patayin nyo. Kill it. Parang ganon. So, yun. Kaya pinagtsagaan ko na, kinuha ko para lang mapakita sa inyo. At least may isa na tayo. Yun. Pero talagang inaantay nating mahuli, mga kanegosyo, is yung trout. Yun ang magandang mahuli. Ay, nako. Ang trout po is para siyang kalahi po siya halos ng salmon. At yun, napakasarap po. Yan, pumasok ako dito sa loob ng tent muna. Ay, napakahangin. Medyo mahangin po sa labas. And then, ayun o. Eto na o. Ayan o. Kita nyo o. Ayan, manananghali muna tayo. At mamaya, tutuloy natin ang ating fishing. Ano? Subo muna tayo. Sarap. Sarap. Agutom. Balik po ako. Tapusin ko lang to. Ayun mga kanegosyo, eto hanggang ngayon isa pa rin yung nahuli natin. Buti na lang nakahuli tayo kanina kahit maliit, and at least meron kahit papano, hindi tayo na zero. Anyways, yun, nandun pa rin yung ating fishing rod, hindi tayo susuko. Ganyan. So anyways, habang nag-aantay tayo dito para natitira pa nating oras at maliwanag pa, I think kailangan na nating kailangan na nating ready itong ating fire pit para just in case na biglang dumating ang dilim, naka-ready na yung ating fire pit. So kukunin ko yung ating firewood. Andun, may dalawang sako kasi akong firewood na dala. Okay!
Yan, mga kanegosyo. Time check tayo. It's 8:05 na. Kaya lang, medyo mataas pa yung araw. Pero to, sinimulan ko ng sindihan itong ating fire pit natin, ano? So, ayan mga kanegosyo, dito ko na puputulin ang vlog na ito. Muli po, nagpapasalamat po ako dun sa mga subscriber. Hindi pa naman tayo ganun karami, pero at least natutuwa po ako at na-appreciate ko po yung inyong panonood at pagsubaybay sa channel na ito. Pero bago ko tapusin to, mga ang vlog na ito, syempre hindi ko palalampasin na i-shoutout ang aking kaibigan, si Mr. Bernard Fernando. Ayan, kanyang wife na maganda, si Jenny Fernando. At sa kanilang unikaiha na si Jessica. Ayun, thank you so much. And again, kaibigan, kung bago ka o bago mo napanood ang channel na ito, please, paki-subscribe po and then paki-like and share na rin. And I promise you guys na marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong pupuntahan at hanggang sa huli. Ayun, salamat po sa inyong lahat. God bless you all.